Kamusta ang nakalipas na bakasyon? Ano ang nangyari sa ating mga tinanggap na mga ekstrang mga finances? Yung iba ang sagot na plano nilang mabuti kasi, so ang ganda ng mga nangyari. Pero dun sa iba na walang plano, ayan, naubos ang araw, hindi alam kung ano ang nangyari. Isang buong taon ang nakalipas. Ano ang mga naganap? Isang buong taon ang ating haharapin, nawa wag na maulit ang pagkakamali sa nakaraan at magsimula tayo ng maganda at maayos. Let's talk about future with faith. Father, in the name of Jesus, we pray for your Holy Spirit's help. Turuan mo po kami ng iyong salita. Baguhin niyo po ang mga mali at matutunan po namin gawin ang tama ang inyong kalooban. Sa inyo ang aming buhay, kung kaya't hinihingi namin ang inyong gabay. Salamat po sa aming pagpag-aaral ng iyong salita. Natitim mo sa aming puso ang mga nais mong sabihin. And we pray, Lord, for focus and freedom from distraction sa lahat po ng aming mga kasamang sasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. In the name of Jesus, we pray. Amen. What is our message for today? Future with faith. And this is a catch of our message. We will see God's plan for us when we intentionally look at it with faith instead of fear. Oo, ang Diyos ay may plano sa iyo. Pero hindi mangyayari yung planong yon kung hindi natin sasadyain na ito ay tutukan at ito ay harapin na may pananampalataya sa halip na pagkatakot. Maganda, maraming nagkulay green nitong nakaraang New Year's Eve. We are all very hopeful. Pero marami din ang wala lang kasi takot na sila at marami na silang mga pangamba para sa susunod na taon. Pag-usapan natin ngayon how to face future with faith. Ephesians chapter 3 verse 20 says, God can do anything. You know, far more than you could ever imagine or guess or request in your wildest dreams. Ang totoo, kaya ng Diyos. Ang alin, kahit ano, anuman ang hingin natin na sang-ayon sa gusto niya, kayang-kayang ibigay ng Diyos sa atin. Importante that we set goals. Kasi ang pagsiset ng goals gives us long-term vision. And of course, short-term motivation. Goals, goals, goals. Sa iba, excited silang gawin ito. Napatunayan na kasi nila ng nakalipas na mga panahon na effective ito. It gives them long-term vision na ang ginagawa nila ngayon, hindi sila gumigive up kasi malayo ang kanilang tinatanaw. And araw-araw, they are really, really motivated. Goals are important, but without faith, we will achieve nothing. Or if it does, it's not lasting. Mahalaga ang mag-set ng mga plano, ng mga goals, kasi ito ang magtatakda ng mga susunod na mangyayari. Importante na may kadikit ang goals, and that is faith. Kasi kung walang faith, paano mangyayari yung inaasahan natin? Oops, wait lang. Meron naman, ang sisipag kasi, nagaganap naman ang mga plano na ginagawa nila. Yun lang, hindi magtatagal kasi wala ang Diyos. Ang sabi sa Ecclesiastes chapter 2, verses 17 to 20, pinakamayaman na sa buong mundo, sa buong panahon. So I came to hate life because everything done
here under the sun is so troubling. Everything is meaningless, like chasing the wind. I came to hate all my hard work here on earth, for I must leave to others everything I have earned. And who can tell whether my successors will be wise or foolish? Yet they will control everything I have gained by my skill and hard work under the sun. How meaningless. Naranasan ba natin yon? Na trabaho ng trabaho pero bumubuslo? Naranasan din ng maraming mayaman dito. Nagtrabaho, nagsikap, pero hindi naman nadala sa kabilang buhay. Tapos yung pinagmanahan, yung pinagbigyan, hindi naman naasikaso. Yan ang sinasabi ni Solomon, na ang goals, okay yan. Pero kung ang goals, wala ang pananampalataya, wala ang Diyos doon, pwedeng mangyari, pero hindi magtatagal. What differentiates a successful person from not successful is this: their consistent writing and reviewing of definite goals. Goals, goals, goals. Para sa iba na nakikinig ngayon, napakadaling gawin ito dahil buhay na nila to. Buong panahon ang ginugol nila, nagsiset sila ng goal, nire-review nila yon, ginagabayan sila ng goal na yan, kaya hindi pa hataw-hataw, kaya naman ang ganda ng buhay nila ngayon. Pero sa maraming ordinaryong tao, goals, ang hirap naman yan. Kaya sera-sera, whatever, whatever happens will happen. Hayaan mo na sila. Bahala ka na, Lord. Kaya naman, yun ang nangyayari sa buhay. Pahataw-hataw din. Pero what is our message today, mga ka-faithful? Future ang tinitingnan natin. And that future looks good because we see them with faith. Proverbs 24, verses 3 to 4. Through wisdom, a house is built, and by understanding, it is established. By knowledge, the rooms are filled with all precious and pleasant riches. Katulad po ng naitanong ko sa inyo kanina, kamusta ang 13 month natin? Aba, kung naplano ng mabuti yon, marami tayong nagawa doon. Nakapigbigay na tayo kay Lord. Meron pa tayong na mga nabayarang mga utang at meron pa tayong napag-ipunan ng mga bagay-bagay. Kung may plano. Pero dun sa walang plano, saan napunta ang pera natin? Importante ang mag-set ng goals dahil we need to make the most of our time. Limitado ang resources. Kung walang plano, mauubos ang lahat ng panahon, ang lahat ng pera natin. We need to set goals because they stretch our faith. Kung ganyan lang at kesera-sera, walang excitement, walang challenge, hindi mas-stretch ang ating faith to ask and exert effort for more things. We need to set goals because they focus our energy and our resources. As I have mentioned, limitado ang meron tayo. Pero kung may plano, napapaghandaan, napapagkasya ang mga bagay-bagay. Why do we need to set goals? Kasi mismong ang Panginoong Yesus nagsabi, inanyayahan tayo na tayo ay humingi. Diba? Ask and you shall receive, yun ang sabi niya. So kung hindi tayo magsiset ng goals, hindi tayo umuoo sa panawagan ng Panginoong Yesus na tayo ay humingi. Ang ating mga sineset na goals ay ang ating mga kahilingan sa Diyos. 1 Corinthians 9:26. For I do not run without a goal. I fight like a boxer who is hitting something
not just the air. Tumatakbong oras at araw. At ang sabi ni Pablo, sa pagtakbo ng oras at araw, sisiguraduhin ko na may gamit ito kasi may goals ako. Tingnan mo ang iyong calendar. Tingnan mo ang iyong planner sa bawat araw. Yung mga taong magagaling na nakaplano ang buong maghapon. Pagdating ng gabi, ang sarap ng tulog nila kasi ang dami nilang na-accomplish. Pero yung mga tao na walang plano, walang oras, kahit ano pwedeng gawin, dumating ang gabi, nga, walang nalaman, walang natapos. Lumipas ang mga panahon, daming teleseryang napanood, ang daming nabili, pero para saan? Importante to see our future with faith. Ano nga ba ang pagkakaiba ng tatlong ito? New Year's resolutions, goals, and faith goals. Ang New Year's resolutions po ay habits that we have decided to change during the coming year. Lahat excited pagdating ng bagong taon. Ito daw ang gagawin niya. Ito daw ang gagawin niya. Resolution nga eh. Pinagdesisyonan mo na ito ang mga babaguhin mo sa susunod na taon. Check naman yan. Ano naman ang goals? Ang goals ay plans that we plan to achieve through our own strength and effort. Ang resolution, decision. Ang goals, plano na gagawin natin sa sarili nating lakas. Pero ang faith goals ay prayers at declarations that we believe God will achieve in our lives through His strength and power. Ano ang pipiliin mo? Kung ako, faith goals. Kasi ang faith goals, plano. Pero planong pinaniniwalaan mo, planong ipinagpe-pray mo, planong idinedeclare mo na sa tulong ng Diyos, magagawa mo yan. Luke chapter 11 verses 9 to 10. So I tell you to ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be opened to you. Everyone who asks will receive. Everyone who searches will find. And the door will be opened to everyone who knocks. Anong sinasabi ng talatang ito? Ask, seek, and knock. Yung ask, seek, and knock na yan, ginagawa ng mga nag-set ng faith goals. Na Panginoong Diyos, ito ang hinihingi ko sa iyo. Pero kung ako lang, imposible yan. Pero I'm asking you. And I'm seeking on ways and means kung paano ma-achieve ang faith goals na yan. And I'm going to knock all the doors para mangyari ang hinihingi ko sa inyo. Kaibigan, what is our message for today? Faith goals. Yun yung future na nakikita mo na maganda kasi may faith. At yung faith na yon, kasi may plano ang Diyos para sa'yo, nagsiset tayo ng goals. At yung goals na yun, pinagpe-pray natin, dinedeclare natin araw-araw na sa tulong niya, mangyayari yun. Pakisabi nga ng bawat isa sa pamilya natin, mangyayari yun. Ako mahina po. Mangyayari yun. Tingnan natin kung paano mag-set ng faith goals. Iniimbitahan ko po kayo, isulat nyo po kasi mawawala po ito kung pakikinggan lang natin ito. This is a very exciting word because this is supposed to happen.
when we put it into action. Maraming blessings, maraming mga magagandang bagay ang mangyayari sa 365 days kung paplanuhin natin ito ng may pananampalataya sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos. Handa ka na? Faith goals. Letter F, full conviction. Letter A, aligned with God's Word. Letter I, individualized yet inclusive of God and others. Letter T, trackable with details. And letter H, heartfelt prayers and declaration. Paano nga ba mag-set ng faith goals? Ready na tayo? Number one, letter F again, full conviction. Kung magsiset ka na rin lang ng mga plano, siguraduhin mo na meron kang matinding pananampalataya na mangyayari yan. Kasi kung ikaw mismo ang nagset niyan at hindi ka naniniwala, ay tapon mo na lang yan. But number one is very important. You have to have the confidence. You have to be fully convinced na gagawin ng Diyos yan para sa iyo. 1 John 5:14-15. We have courage in God's presence because we are sure that He hears us. If we ask Him for anything that is according to His will, di ba? He hears us whenever we ask Him. And since we know this is true, we know also that He gives us what we ask from Him. Ang sinasabi ng faith goals na sinusulat natin, sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Sigurado ka ba? Nananalig ka ba na yung sinusulat mo, yung pinagpe-pray mo araw-araw, ibibigay ng Diyos yan kasi kalooban niya? Kasi kung you're not fully convinced, there is no full conviction, then it's not a faith goal. Paano gagawin na fully convinced ka? Simple lang po. Evaluate our present situation, then manage our decisions to change daily. Kaya hindi po ako naniniwala na ang faith goals ay tuwing January 1 lang. Araw-araw yan. Nagseset ka araw-araw, chinecheck mo kung anong pumalpak, ano ba ang hindi maganda, at yung mga nakita mong evaluation mo, gagawa ka ng faith goals that you are convinced that with God's grace, gagawin niya yon sa pamamagitan mo. Pero yung decision na magbago, yung decision na mangyari ang plano mo, araw-araw minamanage ang decision na yan. Kasi mamaya papalpak. Pero again, you have to be fully convinced na babalik ka ulit. I am sure God will do this for me. What is our message for today? Future with faith. And I, you, we have to be fully convinced. We need to settle the why, the payoff or the reward. Then God will show us the how. Lagi po yan, dilema ng marami. Dilema ko po yan. Na kailangan maging decidido muna ako sa isang bagay. Ano ba talaga, Mitch? Ano ba talaga ang nais mo? Decidido ka ba dyan? At alam mo ba kung ano ang nais mo at bakit mo nais yan? Because if the why is clear, God will move with you in the next step, and that is how. Kaya nga po yung mga hindi nagdi-desisyon, paggewang-gewang. That was our message last week. Hindi mo alam kung anong gusto mo, ito ba o ito, hanggat hindi tayo nakaka-decide, stress tayo. Nauubos ang lakas natin, hindi natin magawa yung next projects, next move. Kasi nga, hindi pa tayo naka-step of faith
of what it is that we are fully convinced that we will do in the next coming days. Number two, how to write our faith goals aligned with God's Word. Imposible na mangyayari na faith goal yan, natutulungan ka ng Diyos, kung hindi naman naka-align sa gusto niya. Anong pangako ng Diyos ang pinanghahawakan mo? Sinabi ba ng Diyos na gagawin niya yan sa'yo? Saan nakasulat? Anong pruweba mo? John 15:7, if you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Anong sinasabi ng Panginoon? Ang salita ko na nasa iyong puso, sabi niya, yon ang gagabay sa iyo dahil nakikita mo araw-araw ang aking mga pangako, humingi ka sang-ayon sa aking kalooban. When we start setting goals, worry will set in. But never confuse decision-making phase with the problem-solving phase. Pag tayo ay nagpaplano, ang sarap lang kapag ikaw ay Kristiyano na merong kang pinanghahawakan na matibay na pundasyon kung bakit mangyayari ang pinaplano mo. Ano yon? Yung pangako niya. Sinabi niya na pagagalingin niya tayo. Sinabi niya na meron siyang plans for a future. Sinabi niya na ang sinimulan niya ay tatapusin niya. So kung pinag-aaral ka niya, tatapusin niya yon. Sinabi niya na ikaw ay gagamitin niya. Sinabi niya na ikaw ay pinatawad niya at meron kang bagong buhay. Yun ang mga pangako na wala ang ibang tao. Yun lang kapag tayo ay nagpaplano, madalas sa hindi, kaya yung iba ayaw gumawa nito. Kasi ang pagsiset mo talaga ng faith goals, para lang ito sa matatapang. Kasi ang hirap umasa. Kasi merong kang gagawin. Masa-stretch ka talaga. Eh yung hindi nagsiset ng goal, wala lang. Pa-chill-chill lang. Pero yung nagsiset ng goal, medyo pwersado ka. Doon papasok ang pag-aalala. Na paano kung hindi ko naman talaga kaya to? Paano kung wala naman talaga akong pera? Paano kung hindi naman talaga ako tutulungan ng Diyos? Paano yung mga pamilya ko hindi naman sila tutulong? Wait lang. Iba ang decision-making phase at ang problem-solving phase. Sabi natin kanina, make the first step. Decide. Go and partner with Jesus. Yung bang pinangangako niya, naniniwala ka? If the answer is yes, then write it down. Lord, yes, I'm asking for this. Now, worry will come in later. Pero nakapag-desisyon ka na, pag naguguluhan ka na, mag-desisyon ka ulit na magtitiwala ako sa Panginoon. Sinabi mo ito, O Diyos, hindi ako nag-iisa, tutulungan mo ako. Parang nung unang panahon, nag-desisyon ako na mag-asawa. Sabi nila, mahirap mag-asawa, which is totoo naman. Nag-desisyon kaming magpakasal pero kulang kami sa maraming bagay. Pero dahil nag-desisyon na kami, at medyo mabilis nga lang ang planning phase, at nag-deciding kami kung magkanong budget ang aming gagawin at uunahin namin ang bahay na aming titiran, alam mo nung nag-desisyon at pinanalangin yon, ang resources ng Panginoon, ang tulong ng Diyos ay sunod-sunod na dumarating. Ano ang mensahe natin ngayon? Kung hindi ka magdedesisyon at hindi ka sigurado na may faith ka sa desisyon mo na yan, walang mangyayari. Pero ang isang taong nagdesisyon, sigurado siya at nagtitiwala siya sa Panginoon, kahit anong aberya, panghahawakan lang niya ang pangako ng Diyos at malalampasan niya
ito. Nung ako ay naoperahan, lagi ko itong binabalikan. Lahat ng classmates ko puro senior na. At nag-usap-usap kasi may orientation bago operahan. At ang usapan ng lahat, paunahan daw gumising pagkatapos ng operasyon. Nalulungkot ako kasi marami, siguro 10 po siguro kami noon, pero yung iba, hindi po nagising. Merong nagising, pero makalipas ng ilang araw, hindi rin naging matagumpay. Marami po ako inaalala ng mga panahon na yon. Pati ang asawa ko, pati ang tatay ko, kaya bantay sarado nila ako noon. Paano kung hindi ako magising? Paano kung hindi maging successful ang operation? But wait, ano nga ba ang faith goals? Sa sarili mong lakas, hindi kaya. Pero sa tulong ng Diyos, pang-ako niya ang panghahawakan mo, mangyayari ang kanyang kalooban. How to write faith goals number 3. Individualized, yet inclusive of God and others. Kapag nagsusulat ng faith goal, hindi ka gumagawa ng faith goal para sa ibang tao. Para sa iyo yun. Ikaw yun. Yung ownership, kasi pag ikaw ang nagsulat, ikaw ang nag-isip, ikaw ang nag-pray para dyan, gagawin mo yan kasi sa'yo yan. Pero oo, individualized. Pero hindi ibig sabihin puro ikaw. Ang magandang faith goals na diringgin ng Diyos ay ginawa mo sa gabay ng Espiritu ng Diyos at kasama ang Panginoon at kasama ang mga mahal mo. Bakit naman sasagutin ng Diyos yung prayer mo kung hindi naman siya mag-glorify? Bakit naman sasagutin ng Panginoon ang nais mong bahay, kotse, makatapos mag-aral o gumaling sa sakit mo kung puro ikaw lang at hindi mabibiyayaan ng maraming tao sa pamamagitan mo? Kaya sabi ni Pablo, 1 Corinthians 10:31. So then, whether we eat or drink, or whatever you do, do all for the glory of our great God. Nakita po natin yung mga words na you. Eto nga, hindi pa faith goals eh. Kakain lang, iinom lang, kasama pa si Lord. Kakain lang, iinom lang, magbibigay pa ng glory kay God. Lalo na ang faith goals. Dapat, pag gagawa ka ng goal, Lord, by year ganito, makakatapos ako ng pag-aaral na may honors. O diba, pagtayo mo dun sa stage. Blah, blah, blah. Cum laude. Wow, faith group leader namin yan. Alam mo yung nag-faith group ka, nagsaserve ka kay Lord, at naluluwalhati ang Panginoon kasi excellence ang isa sa values mo. We cannot plan for others, only for ourselves, but be sure to include them in the payoffs. Ang tawag nga doon ay daluyan. Binibigay sa iyo ng Diyos para i-bless mo sa ibang tao. Gustong-gusto ng Diyos na humanap ng mga daluyan ng kanyang pagpapala. Yung sa iyo dadaan, pero kapag dumaan kasi sa iyo, maraming mabibiyayaan. Alam ko, nakakatakot naman talagang magplano. Hindi ito para sa duwag. Kaya nga, faith goals yan eh. Kung wala kang faith, di ka magpaplano. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, imposible na hindi ka magpaplano ng hindi maliliit kung hindi malalaking bagay kasi nga si Lord ang kasama mo eh. Nakakatakot. Pero ang sabi sa 1 John 4:18, where God's love is, there is no fear. Because God's perfect love drives out fear. It takes punishment to make a person fear.
So love is not made perfect in the person who fears. Ang akala ko noon, ang opposite ng faith ay fear. But it's not. In the verse that we have read, the opposite of fear, of faith, is not fear, but the opposite of fear is love. Na kapag ang isang tao ay takot, ang ibig sabihin nun, masyado niyang mahal ang sarili niya lang. At hindi siya nagmamahal sa Diyos, hindi niya tinatanggap ang pagmamahal ng Diyos, at hindi niya mahal ang mga tao. Ayokong magpa-opera ng puso. Natatakot ako. Pero dahil naniniwala ako na mahal ako ng Diyos at hindi pa deadline ng buhay ko, tinapangan ko ang aking loob. At dahil mahal ko ang asawa ko, mahal ko ang nanay ko, ang tatay ko, ang mga kapatid ko, ang mga anak ko, tinapangan ko ang loob ko para mapaglabanan ko ang lahat ng takot ko. What is the opposite of fear? Love. Natatakot akong gumawa ng mga bagay-bagay. Nakakatakot humarap sa on-site service. Nakakatakot mag-serve sa Panginoon. Pero ito lang ang tinututukan ko. I focus on the love of God. And I focus on my love for people, for the faithful community. And because of the love for God, and the love of God, and the love for the faithful community, and the love for my vocation, nagagawa ko ang mga bagay na ikinakatakot ko. Ka-faithful, anong kinatatakot mo? Posible kaya na kaya ka natatakot kasi nakatutok ka sa sarili mo. Pero kung mababago ang tutok mo na mahal ka ng Diyos, focus on the love of God for you. Sagot ka niya, tutulungan ka niya. Mahirap mag-aral, nakakatakot, papasaba o hindi. Pero dahil mahal mo ang pamilya mo, kakayanin mo lahat ng hirap. Therefore, you are an overcomer because you are able to overcome fear with love. Once again, sa lahat ng takot, natatakot ka mapahiya kasi. Natatakot ka na baka hindi mo kaya. Natatakot ka na baka hindi ka magtagumpay. Puro ikaw. But when you focus on the love of God, na tutulungan ka niya, that your light will shine and that your family needs you badly, then you're able to overcome your fear. Once again, we're setting faith goals. Dapat fully convinced. Dapat aligned sa salita ng Diyos. At dapat individualized pero included si God at included ang ibang tao. Letter T, trackable with details. Pag sinabing trackable, namomonitor. Walang kwenta ang goals na walang deadlines at walang details, no? D&D, details and deadline. Psalm 37 verse 23. The steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord. He delights in his way and blesses his path. Take note of the word the steps. Ang ibig sabihin, bago ka makarating doon sa pagpupuntahan mo, may step 1, may step 2, may step 3, may step 4. Ang ibig sabihin, may detalye. Paborito nga daw ng marami pero ayaw ipangalan sa mga tao, sa anak nila, ang Judith. ayaw daw natin ang Judith. Pero ang faith goals, may due date po ah. May time frame. Kasi hindi ka masa-stretch kung walang time frame. Kung walang eksaktong detalye. It has to be big picture, pero may smaller details
and due dates. Example, I will be reading the Bible every 5 a.m. for 15 minutes. Oh, that's a faith goal. And it's your full conviction that when you devote your 15 minutes, na walang iba-ibang scroll-scroll dyan eh, you're devoting 15 minutes for God alone, for your guidance for the whole day. So may 5 a.m. yun. May 15 minutes yun. So every day yun. That is a trackable faith goal. No? At pwede mong i-check yun. Sa loob ng isang linggo, nagawa mo ba na 5 a.m., 5 a.m.? Ako po, I am actually pushing everyone na kapag gumawa ng faith goals, my details. Halimbawa, ako ay mag-save ng ano, I will be faithful to give my 10% to the Lord. Pero kami po ni Pastor, nagdagdag po kami ulit ng 1% sa aming binibigay sa Panginoon. So, I will be giving blank percent, of course, more than 10%, every Sunday ba yan? Or every other Sunday? Now, isa pa, Lord, ang binibigay ko sa iyong 10%, tatapatan ko ng 10% na savings every payday. Yan ang mga example ng trackable na faith goals, no? Tandaan, my details at my due dates. What is our message for today? See future with faith. Future with faith. Number 5 na tayo. Heartfelt prayers and declaration. Take note of the word heartfelt. Ako'y naniniwala na nilikha ng Diyos ang bawat isa sa atin na may puso. At kapag puso ang umiral, na pagtatagumpayan ng lahat. Sasabihin na namang iba ay mga puso-puso kaya napapahamak. Of course, inuna na nga natin ang salita ng Diyos kanina. So may wisdom galing sa Panginoon. It is including God also. Pero napaka-importante that you are passionate about the goals that you are setting. Yung hiningi mo ba gustong-gusto mo? Kasi kung hindi mo yung gustong-gusto, wala yun. Gusto lang nila, you have to own it. Heartfelt dapat. At ang sabi natin, ang faith goals ay prayers at declaration. Kasi yung goal, hindi yun carry mo lang. Yung goal na sinet mo, pinagpe-pray mo yan. Dinedeklara mo yan. Yung pinagpe-pray, sinasabi mo yung kay Lord. Pero yung dinedeclare, sinasabi mo yan sa sarili mo at sa mga tao sa paligid mo. Psalm 37 verse 4. Seek your happiness in the Lord and He will give you your heart's desire. Nako! Lagi po kayo nag-TikTok. Wala namang problema dyan. Sayaw ng ganito, balita tungkol kay ganito, pero ang lahat yon magpapasaya sandali, pero hindi nito mababago ang buhay mo. Pero yung worship, yung pagiging joyful mo in the Lord, delight yourself in the Lord, hindi in the world, and He will give you your faith goals that you desire. Yung desire talaga ng puso mo ang ibibigay ng Diyos. Hindi yung goals na hindi mo naman dinidesire. Pray and declare continuously. Kasi ang prayer, it shows our desire and it shows our dependence. Kaya gusto ng Diyos na nagpe-pray tayo eh. Kasi gusto niya talaga na umaasa tayo sa Kanya. Ano ang mensahe natin ngayon? Ako excited ako eh. I'm always excited every time I wake up because I am praying for my goals and I know these are impossible for me, but that is what makes life super exciting. Kasi marami kang nagagawa, pero hindi ikaw kung hindi ang Diyos ang gumagawa sa pamamagitan mo.
At kapag tayo ay gagawa ng mga goals na heartfelt, we go public. A secret faith is a shallow faith. Sasabihin mo yun sa pamilya mo. Isusulat mo yan. Kasi kung ikaw lang may alam, walang accountability yun. Kaya tinatanong yan sa faith group, ano ang goals ninyo? Ilang percent kay Lord? Anong oras gigising? Ilang percent ang savings mo? Mag-i-invest ka ba? Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka mag-aanak? Kailan ka makakatapos ang pag-aaral? Anong goal mo para sa trabaho mo? You have to say it because that is the faith goal. It is heartfelt. You pray about it and you declare it. Now let's go for our challenge for this message. Pray and secure your future with faith. Magpray tayo, Panginoon, ano pang nais mo para sa akin? At hindi pwedeng magpray lang. Buksan ang Bible, buksan ang bibig ng Diyos, hanapin ang kanyang pangako. Write down your faith goals. Buhayin ang journal. Pag walang journal, ay saan mo sinulat? At ang hindi nasusulat, it's not a vision. Because it cannot be reviewed. Write the vision. Ngayon po, may vision board tayo. Meron tayong 7 malalaking prayer request na pinag-isipan, pinanalangin, may time, may date, may due date, at may details. At trackable, sulat mo yan. Malapit sa table mo, pray for it every day, 5 times a day na prayer natin. And partner with God and get ready to receive them. What is our message for today? Write down our faith goals with full conviction, aligned with God's word, individualized yet inclusive of God and others, trackable with details, heartfelt prayers, and declaration. Dahil wala tayong makikitang magandang plano sa buhay natin kung hindi natin ito sasadyain. May faith, walang fear, at ano ang panlaban sa fear? Ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, at ang pagmamahal mo sa Kanya, at ang pagmamahal mo sa mga taong malapit sa puso mo. Sa mga susunod na oras, mag-worship po tayo. Manalangin po tayo. At kung ikaw ay medyo napalayo, bumalik ka. Oo, successful ka, pero wala, hindi magtatagal yan kung wala si partner Jesus. At doon sa sumadsad, may pag-asa. Balik lang tayo sa Panginoon dahil mahal na mahal niya tayo at hindi nawawala ang kanyang pananalig na with you and Him, we can do great things.